Sikat na pagkain naman sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga, ang Satti. May bersyon nito ang ilang Southeast Asian countries gaya ng Malaysia at Indonesia. At dahil malapit ang Mindanao sa dalawang bansang ito, maaaring doon daw nang galing ang Satti. Sinasabing noong 1970s, isang negosyanteng Pinoy daw ang nag-uwi sa Zamboanga ng recipe ng satay na natutunan niya sa Malaysia. Nahahawig ito sa pork barbecue, pero ang karni nito ay baka o kaya naman manok. Sinayang at Todge, mga tubong Zamboanga, dinala rin dito sa Maynila ang Satti. At ang kanilang Satti, mas pinasasarap daw ng kanilang secret sauce. Since pandemic, syempre nasa bahay tayo lahat. So, nag-crave kami ng ng Satti. Dito sa Maynila, mahirap maghanap ng ganitong pagkain. Decide kami, what is, mag-try tayo na gumawa ng Satti. Trial and error yun, ma'am, eh. Kasi mahirap talaga siyang gawin. Sa dami ng ingredients, ng spices. Yung main highlight ng Satti, ma'am, yung ano na talaga, yung sauce, yung Satti sauce. So, sinaserve siya with tamo, yung rice. Mm-mm. And then, depende po sa ano, with chicken barbecue, pwede with beef sticks, yung bites lang, and beef liver. Depende po sa order nila. Palalagpasin pa ba natin ang sarap ng Satti? Aba, hindi ko uurungan yan. Kaya naman, nag-order na rin ako nito. Meron akong nadiskubre na nagde-deliver ng Mindanaoan cuisine at eto na nga, nag-order ako sa YNT sa Tea House. Andyan na yung rider ko. Saglit lang po. Wow, ang dami pala nito. Tikman natin! So, ang in-order ko ay sa tea. Ay, mainit pa! Ay, ang daming sauce. Ano to po to? Ay, kanin na ginawang triangle. Tapos, merong iba't ibang inihaw. Ay, panalo! Atay! Ito ay beef. Sobrang angang nito! Teka, nabigla ako doon, ha? Wait lang. Woo! Ano ba yun? Dumiretso kasi sa ngalangala ko yung ano, yung sauce. Ganito na lang gagawin ko. Kukuha ako ng sauce, tapos lalagay ko na lang siya dito sa aking plato. Okay. So sabi nila, sinasabaw daw ito. Pero, sorry, hindi ko kaya. Ata kayang isabaw to kasi sobrang anghang. Okay. Okay na ako. Tama nga, hindi mo pwedeng kainin na as is yung sauce lang kasi talagang masusunog yung dila mo. Kailangan meron siyang kanin. At ang smart na yung kanin ay parang pwede mong ganyanin lang. So, isang bite. Actually, masarap yung sauce. Maanghang lang talaga. Tikman natin yung chicken without the sauce, ha? Actually, yung chicken, even without the sauce, masarap na siya. Pero, it's not a Satti experience if you don't taste the sauce. Kasi ito yung sauce, ito yung Satti. Oh my God. So, pengit pa ng sauce. Hindi ako mahilig sa maanghang, pero masarap itong maanghang na to. Masarap siya. Ang galing! Nanu-neutralize yung anghang nung sarap ng chicken. Tikman ko itong kanilang atay. Ano mas marami? Yung beef is okay, pero mas gusto ko yung chicken. Kasi very subtle yung flavor ng chicken eh. Tapos nanu-neutralize niya kahit papano yung anghang nung Satti. Na-amaze ako sa sarili ko kasi hindi talaga ako mahilig sa maanghang. So ako, isasawsaw ko na lang siya.